pag-asa mo na lang kung nawalan ka ng preno. Hey guys, what's up? It's me, Aldrin Almonte na naman nga pala. So on today's video mga kaibigan, tuturo ko sa inyo yung basic uphill and downhill na pagdadrive ng sasakyan natin. Kasi may mga nagtatanong, kagaya ni, basahin ko lang. Ayun, kagaya ni Melissa Canlas Cortez. Binasa ko lang, nag-comment siya sa Facebook page ko. So sabi niya, hi, paano gamitin yung B sa gear? Saan ba ginagamit yon? So ito yung tinutukan niya mga kaibigan, ito. Etong gear na to. So, saktong-sakto sa topic natin ngayon kasi ginagamit to sa downhill and uphill. So, yun, nasagot ko na sa inyo. Papakita ko na lang kung paano. So, nandito tayo sa may Providence Memorial Park na kung saan nakalibing yung pamangkin ko. Binisita ko na rin. Dinala ko ng bulaklak, mga kaibigan. Ayan, oh. Anyway, balik tayo sa topic. So, siguro ang uunahin ko is yung downhill kasi andito na ako sa taas para mamaya balik tayo doon. Tapos akyat naman. First guys, gusto ko lang ma-recall sa inyo kung ano ba yung gamit nitong mga to. Ayan, kagaya nito. Ito ay para sa aircon. Tapos ito naman is circulation ng hangin. This one. Tapos ito is handbrake and transmission shift. Tapos controls sa salamin. And pinaka, ito guys yung pinakamahalaga sa lahat. Although lahat naman mahalaga kasi kung wala yung isa doon di gagana yung sasakyan. So ito guys is siguro ito yung pinakapuso ng sasakyan. So ito guys, ito, this one, itong malaki, yan yung preno natin mga kaibigan. So ito yung preno, ito yung sa gas. So huwag kayong malilito dyan sa dalawang yan kasi baka magsuwa yung sasakyan nyo. So yan. Yan, dalawang yan. This one is the brake. Ayan, brake. Preno, 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 preno. Ayan. And gas. So ayan guys, sa mga newbie na magdadrive ng sasakyan, huwag po kayong malilito sa dalawang yon kasi kapag ka nalito kayo, baka bigla na lang tumakbo yung sasakyan and ayun, mataranta kayo, no? So careful lang, relax lang sa pagdadrive and siguro magsama kayo ng kung nandiyan yung mga kuya ate nyo, mga kaibigan, ayun. Sama nyo na lang para may magagalit sa inyo. So, so yun na ka guys, let's go. Ang puro na akong salita dito. Downhill muna tayo. So, pwesto ko lang tong sasakyan doon. Let's go. Guys, ano ba yung kailangan natin gawin o unang gawin kapag ka pa-downhill yung isang daan? Yung isang daan. So, 200. isang daan, 200. Oh my God! So, yung daan guys, downhill. So, ano bang gagawin natin? So, syempre, first of all, check your brake. Yun yung palagi naman natin nagagawin. Check mo yung preno mo kung gumagana ba kasi baka accelerate ka ng accelerate. Di na pala gumagana yung preno mo. So, eto guys, eto, yan, parking, reverse, neutral, dry, tapos eto brake to brake, engine brake, lower gear. So, ayan po yung B is lower gear or engine brake. So, yan yung pinaka pag-asa mo na lang kung nawalan ka ng preno. So, ayan guys, pupwesto lang natin yung upuan. So, napakahirap po ngayon kasi wala akong videographer. Nasa galaan yung pamangkin ko. So, ayan guys. So, downhill. Siyempre, mag-ingat kayo sa downhill kasi yun yung palusong kumbaga. So, kung mapapansin nyo, eto, drive. I mean, naka-B na ko. Naka-shift na sa B. Ayan. So, bibitawan ko yung preno and kusang aandar tong sasakyan na may kasamang pagpreno din ng makina.
So, ayun guys, nakita nyo naman, naka-pwesto yung shift knob sa B. So, may kusa siyang pagpreno ng makina. Engine brake kung tawagin natin. Then, syempre, kung halimbawa malayo yung palusong na yon, kagaya ng kapag pumunta ka ng Marilake, medyo maraming lusong doon na napakahaba. So, alalayin na lang din ang preno, mga kaibigan, kasi syempre, baka naman masira yung makina natin. Pero hindi naman siya ganun kabilis masira, syempre. Dinisenyo 'yon para sa mga downhill and uphill. Ayun guys, ang tip ko lang sa inyo, kung may pinaka lower gear pa yung sasakyan nyo tapos marami kayong sakay sa likod, kung sedan man yung sasakyan nyo, kung mga SUV man yung sasakyan nyo, tapos medyo alanganin or feeling nyo mahihirapan siya, so mag lower gear na lang kayo para hindi naman ganun mahihirapan yung sasakyan nyo, no? Kasi pagka lower gear, nandun yung power, pinakamalakas niyang power nung makina. So, balik tayo. Ito guys is uphill naman tayo. So, dyan muna kayo. So, yun na guys. Pupesto na tayo sa pa-uphill. Yan. Paakyat yan. Medyo matarik. So, ganun ulit mga kaibigan. Kung halimbawa marami kayong sakay, kagaya ninyan, halimbawa marami kayong sakay, shift nyo lang tong shift knob nyo sa letter B or lower gear. So may mga iba-iba kasi yung letters ng sasakyan pagdating sa shift knob, may nakalagay na L. Yun, kung ano yung pinaka nasa mababa, pinakababa, yun yung pinakamalakas na hatak. So ayan guys, shift nyo lang diyan tapos akyatin natin. Then maririnig nyo yung lakas ng makina, then papalo siya ng halos 3000 RPM yung makina. So, ayan guys, pagmasdan nyo. So, nakaget na tayo. Ayan. So yun na nga guys, basically talaga yung B is for lower gear and brake engine. So yun guys, kapag ka sobrang dami nyo dun sa sasakyan, yun, mas magandang gamitin nyo na to kapag ka uphill and downhill para safe naman kayo sa pagbaba at pag-akyat. Kasi mas mahirap kapag ka nabitin yung sasakyan, baka mamatayan ka lang, di ba? So eto guys, etong Providence is may super uphill siya. Akyatin ni Mirage mamaya. So hindi ko na siguro mapapakita sa inyo kasi bawal siguro mag video kasi maraming nang babash na. Kaya daw ako nabangga dahil nang video ko ng ganito. So ayun guys, kapag hawak ko po yung camera, tumitigil ako sa isang tabi. Then kapag ka naman nakapatong lang yung camera, then na-focus naman ako sa pagda-drive. So, walang problema mga kaibigan. Ayan, salamat sa concern nyo. So, yun na nga guys. Sana may natutunan na naman kayo sa panibagong video ng to, no? So, nandito ako sa may Marilake. Ayan, Marilake siya eh. Itong mismong baba ng Providence. So, maraming kamote rito. Sana ako doon. So, ayun guys, sana may natutunan kayo. Please like, comment, and subscribe. And click the notification bell kung nagustuhan nyo lang naman yung mga video ko, no? Salamat sa mga nanood. Gusto ko lang pala i-shout out si Raymil Navayo. Ayan, kaibigan, sup. Shout out sa'yo. So, siguro sa mga susunod, magpapa-giveaway tayo, no? Kung kikita na tayo sa YouTube natin, kasi ngayon is wala pa. Totally wala pa. So, nasa Providence. Ayun, nasa Providence ako ngayon. And, pauwi na tayo ng Kainta. So, binisita ko lang yung pamangking ko, kagaya na sabi ko sa inyo kanina. Dito kasi siya nakalibing. So, share ko lang sa inyo mga kaibigan. And
maybe next time, itakel naman natin yung kung ano ba yung karaniwang sira ng mga sasakyan. I mean, hindi naman sira, yung mga pinapalitan sa sasakyan. So ayun na mga kaibigan, peace. Let's go.